So yun, good morning mga kalapatid. So kakatapos na natin magpakain ng ating mga barata bird. Sobrang lakas ang ulang kanina. Yung makikita nyo, bahala naman dyan. Alright, so silipin natin yung ating team south. At syempre, tatlo nating panlaban. Ano? So nakikita ko is okay naman sila. Ano? Di pa tayo nagkukudkud ng droppings. Ayan, no? Kasi nga, katitila lang ng ulan. At hindi naman nababasa itong loob ng loob. Kaya okay lang. Kasi nga dahil dyan sa ginawa natin noon. Ayan, ano? Ayan, kaya konting anggi lang, bagyang-bagya, hindi naman talaga nababasang todo at yung mga droppings nila is hindi naman nababasa. Kaya nating to worry yun, hindi tayo magkaroon ng magkasakit sila. So ayun, yung tatlo natin, isa yun, nandun, mga namamara-mara ako pa. Kakakain lang doon nila, ano? Ayan, chill lang muna sila dyan dahil nga may bagyo. Pero sana nga matuloy na yung first lap derby sa September 8, ano? Sa Friday. Para sa ganun eh. Magsimula na at baka simulan pa ng iba. Ano, at eto makikita nyo mga idol na wala yung ibang ibon natin sa breederang. Tara, check natin kung bakit. Mga idol, wala na oh. Wala na ng laman. Di ba may laman yan? Pati doon, ayun oh, wala na ng laman. Ayan oh. So, bakit nga ba wala na ng laman yan? Kasi di ba, ayun yung 3 pairs natin nakasalang. Ito pamimigay natin anak at yan din, yung dalawa. So, kaya wala na ng laman dito sa ilalim mga idol. Nandito. Inayos ko na ulit yung istakan ko mga idol, ano. Ayan o. O, inalis ko na yung mga pusa dyan. Ayan. Tinambakan natin ang buhangin to kasi nagpuputik eh. Tapos ayan, nandiyan na yung mga stock natin. Ayan. Kasi nga, eh, pagka nandun, eh, hindi naman sila nakakalipad-lipad. Hindi naman natin sila sinasalang pa. Ayan. Hindi naman natin gagamitin pa. Dahil yung iba nga, eh, lugon pa. At syempre, yung iba, eh, bata pa. Kaya, dyan ko muna sila nilagay sa stockan. Ayan. Pinakain ko na sila, bigyan ko na pagkain at tubig na may probiotics. Right, so sama yung isa lang naman ang kak dyan, yan lang, so sinama ko na lang, ano, para sa ganun eh, sama-sama na lang. Pero ito, malinis na rin itong kabiyak na to, wala nga lang mga perch pa. Alright, so, nabanggit ko sa inyo sa vlog ko kahapon na meron akong naiwing ibon na guinea bird sa akin nung pinuntahan natin, ano, na may mga rare na ibon. So ito yung ibon na yung mga idol. Ayan, no, ang pagaganda mga idol, no, perian, ano, recessive yellow daw ang tawag dyan eh. Ayan o. So, gagawin natin breeder eh. Mga naka-perso ban yan mga idol. Ayan o. Ganda nyan. Recessive yellow. So, ngayon lang din ako nakakita ng mga ganitong ibon eh. Doon lang eh. Kaya nabighani talaga ako nung nakita ko eh. Ayan sila o. Oh. O, di ba? O, may damo-damo pa sa likod. Ah, hindi daw lumilipad daw mga idol eh. Pabubong-bubong lang daw. Pero susubukan natin magparoon din ang alak nyan. Parang si alien ano. Ano, grabe, ganda. So, pang show lang din daw yung mga ganito halos. Ano? So, yun yung cock yung nasa taas. At ito yung hen. Ayan, recessive yellow. Sana eh, maparami natin. At malay nyo, pag naparami natin, eh, makapagpamigay tayo sa ating mga lucky subscribers. So, sara muna natin to. At ito eh, medyo mahirap isara kasi itong pinto na to eh. Ayan, gaya nyo, ayaw tumaas nitong lock. Tapos ka muna dyan. Ayan, oh, mahirap isara to eh. Mahirap ilapat. Kaso dapat talaga ito ilalapat natin para sa ganun eh, sure na hindi sila makakawala. Sa bagay, hindi naman rumuronda to. Kaya okay lang. Kalagay natin lock. Ang hirap i-shoot oh. Sige, kayaan. O, ayan na. Na-shoot na. Nakalock na yan. O, hindi na mabuksan yan. Ayan. So, sana maparami natin sila. Ang makikita nyo, hindi pa sila ganun kakomportable sa kulungan nila kasi nga bago lang. Ano, kahapon lang. At syempre, tag dito, eh yung ibon hindi naman agad magiging kampante yan kung nasaan sila dahil nga kakapunta lang nila. Diba? At ito yung mga YB natin. Eh. O. Mamaya ang kapalit tayong buhangin. Kaso ang problema wala tayong makuhang buhangin ngayon dahil nga umuulan. So yun isang problema natin. At ito may itlog na rin. Eh, no? So pag nagdalawa yung egg nito aalisin ko yan. No? First clutch yan aalisin natin. Ito ayan o. No? Yung nag-iisa, laki na rin, no? Ayan, pinakita na nila. Nung nakarana, yung ipapakita anak nyo, ngayon, pinakita nyo, kumakain sila. Ayan. So, naghahalo lang ako ng phoenix, mga idol, pag may ina kayong ibon. Ayan, no? Tapos, eto, ayan, makita nyo, natapon. Pag-gising ko kanina, eto, nakalaglag. Nilaglag mo magaling na aso na yan. Pambihira, oo. Sabi ko nga, eh, nananahimik yung patuka, eh, piperwisyo, eh, siya yung nananahimik doon sa kulungan niya. Ba't dito natutulog? Gustong-gusto din, eh. Ayan, pati ito mga idol, ito medyo nabasa nga yung patuka ko, kaya wala, sa manok na lang ito, ayan o.
Nakikita nyo, pangit tuloy yun. Nabasa. Wala namang araw sana para ibilad. Kung may araw sana, may ibilad natin. Kaso wala. Eh, wala. Ganun talaga. Nakakainis man. hindi naman natin kaisip yung aso. Yan yung aso yun. Tao tayo. So, wala tayong magagawa. Kung di pagpasensyahan. At syempre, ganun talaga. Eh, wala naman na, sa, para sa akin, hindi ako nagkamali doon kasi nananahimik dito to, habang araw nang nandito to. Eh siya, habang araw na rin nandyan, eh ba't biglang umakit din eh? Eh maigsili tali niya eh. Ewan ko kung sino naghaba, ay hinabaan, nakakit dito. So ang may kasalanan yung naghaba ng tali. So alamin natin kung sino, tas patukain natin dyan, ano. So ganado kumain yung ating mga ibon. Yan. So, pasensya na kayo. Puro ganito, nagiging vlog natin ngayon. Wala tayong maging vlog na karera. Abangan. Kasi nga, eh, wala eh. Napopostpone. Kasi tingnan nyo, eh, panahon na eh, konting ulan. Ganyan yung panahon dito sa amin, no? Diba? Oh, bagyang ulan lang, eh, bumabaha na agad. Kaya, wala kang magagawa talaga kung hindi maghintay. Kung kailan pa magkakaroon ng loading. Pero sabi naman, eh, matutuloy na daw yung first lap sa Friday, kasi nga, eh, gaganda naman daw yung panahon. Eh, paano kung hindi? Paano kung may bagyo na naman? Eh, di, yari na naman. Tingga na naman yung ibon natin. So, kaya ang hirap eh. Ang hirap maggayak. Ang hirap magkondisyon pagka ganyan. Kasi, unang-una, hindi natin masabi kung kailan ba talaga magsisimula ang totoong laban. Tapos, yung sa conditioning, masisira ang kondisyon ng ibon. Ano kasi kinagayak mo para sa laban, nagpo-pointing ka, then maka-cancel. So, yung pag-pointing mo, ang mangyayari, ilalabas mo lahat yun, ipra-flashing mo naman ngayon yun. Eh, kumbaga yung ibon naloloko. Ano, dahil nga pointing ka lang pointing, hindi naman matutuloy yung karera. Pra-flashing mo ngayon yun, ilalabas mo ngayon yung mga binigay mong kailangan niya, mga supplements na binigay mo para sa ganun, eh, maganda ibon niya. Kasi nga hindi, or ang maganda doon, eh, totos mo. Po-porcelain mo. Eh, kaso kung ganyan ngayon pa naman, paano ka naman magtotos? Diba? O, pag naman nag-porcelain ka, tinabutan ng ulan, pwedeng madisgrasya or pwedeng magkasipon. Eh, di problema na naman yun. Diba? Kaya ang hirap pagka ganyan yung panahon, sa totoo lang. Dito pumapasok yung mga talagang magagaling sa conditioning na iniintindi talagang maigi yung conditioning, ano? Ako sa totoo lang, napupuyat ako mga idol sa pagkukondisyon ng sa pag-iisip kung paano adjustment ng conditioning, ano, dahil nga tayo eh hindi naman pwedeng makontento kung ano na lang alam natin. Dapat talaga tayo eh merong adjustment, merong improvement every season. Yun yung pinakamahalaga. Huwag kang makukontento kung ano bang meron ka. Dapat meron ka laging improvement at adjustment. Para sa ganun eh, hindi ka mapag-iwanan. Kasi kahit yung mga champion, mga idol, every season nag-upgrade yan. Alright, so, ayun. Kung bago ka man dito sa ating YouTube channel, eh, huwag mo na kalilimutan, i-click yung subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga new uploads natin. At baka isa ka sa mabigyan niyan. Yan, o, yung mga anak niya, no? At ito pa, o. Ayan, o. Yan. At saka, syempre, breeder cage. Ayan, ganyan. Pag nag-10K subscribers na tayo. At syempre, huwag nyo rin ako kakalimutang i-follow sa aking YouTube account, Daryl Lapus, ng mga idol. Marami rin tayong uploads doon about sa mga pinamimigay natin. At madalas tayong nagla-live doon na nagpapapremyo tayo ng mga patuka. Saka iba pang exciting prizes. Alright? So, maraming salamat sa mga silent viewers, silent supporters. Huwag po kayo magsasawa sa pagsuporta. Maraming salamat po. At syempre, sa mga OFW subscribers at viewers natin dyan, eh mag-iingat po kayo palagi. God bless sa inyo lahat. Bye guys.